Sa kauna-unahang pagkakataon ay dinaos sa Palawan Mission ang isang teen ministry seminar para sa Adventist teenage girls. Sa pangunguna ng Adventist Women's and Family Ministries, ito ay dinaluhan ng mga kabataan mula sa mga distrito ng Central Palawan at Tacras na magkakasamang natuto ng mga kaalamang makakatulong sa pag-unlad ng kanilang pananampalataya at mga paglilingkod. Si Yvonne Rosas para sa Balitang May Pag-asa. Isinagawa ang kauna-unahang Teen Girls Ministry dito sa Palawan Mission. Tumugon sa seminar na ito ang mga kabataan na nanggaling sa iba't ibang distrito ng Central Palawan at Tacras District. Ang natutunan ko po dito sa seminar po na naganap dito sa Palawan Adventist Mission is yung mga differences ng characteristics po ng mga kababaihan na katulad po namin mga teens na hindi lang po about sa mga emotional, mga physical po na ganito. Natutunan rin po namin ang mga kaiibahan na nagaganap po sa mga buhay namin. Mas lalo na po sa mga kaedakan ko kasi po between these times po mas nahihirapan po kami ma-identify yung aming mga struggles in life. So kasama na rin po yung na aming napag-aralan kung ano po yung differences na aming pinagdadaanan, kung ano po yung mga emotional and yung mga characteristics po namin and what differences can we make to the world and kung paano po namin to may i-relate sa relationship namin sa Panginoon. Nagkaroon ng iba't ibang lektura tungkol sa pagkakilala sa sarili na pinangunahan ng mga women ministry leaders sa katayuan nina Women Ministries Director Ma'am Ardy Diaz at Family Ministries and MSA Director Ma'am Delba De Chares. Nagkaroon din ng iba't ibang aktibidades na naglalayong kilalanin ang sarili. Ang pagtitipong ito ay tungkol sa teen ministry. Kung paano tayo makikipag-ugnayan sa ating mga kabataan. At ang ito ay first training na ginawa sa buong PUC territory. So we are privileged to have this ministry for our teenagers na ngayon lang nangyari sa buong kasaysayan na ako ay pinanganak. So ang goal dito ay para makita ng ating mga kabataan kung ano yung kanilang mga characteristics, ano yung kanilang mga reactions, mga behavioral reactions sa mga challenges na haharapin nila. At tugon doon sa kanilang mga behavioral changes, yung kanilang personality. At kung paano din nila mapapagtagumpayan yung mga negative behaviors na kanilang natuklasan yung araw na ito sa ating pagdadaos ng training ng teen ministry. Yvonne C. Rosas, hatid ay Balitang May Pag-asa para sa Hope Today, NPUC News.